April 11, 1867, isinilang sa Kamiling Tarlac si Leonor Rivera. Well, siya lang naman ang minalas na naging long-term GF ng ating Eroe Nacional na si Jose Rizal. Ang tanging problema doon ay iniwan siya ng nobyo dahil may misyon ito para sa bayan. Pinsan na naman ni Rizal ang tatay ni Leonor na si Antonio Rivera at sa parehong paaralan nag-aral ang mga kapatid na babae ni Rizal at si Leonor sa Concordia. Noong 1880, nagkakilala si Leonor at si Jose o si Pepe. 13 years old pa lamang ang dalaga noon na tinawag niyang Munting Casera dahil anak siya ng may-ari ng isang paupahang bahay para sa mga estudyante sa Intramuros. Actually, dalawang Leonor ang niligawan ni Pepe noon, pati si Leonor Valenzuela. Doble Leonor system. Ngunit, nanaigang Munting Casera. Sa kanilang pagsusulatan, gumamit pa ng secret codes ang mga irog, ang mag-irog bilang proteksyon nila sa mapangmatsyag na ina ni Leonor na si Silvestra Bauson. Ang codename ni Leonor na si Pepe ay Taimis. Kasintahan pala ang peg. Napisan o na-engage ang dalawa ngunit nagpasyang kuya ni Rizal na si Pasiano sa tulong ng ama ni Leonor mismo na si Pepe ay tumungo sa Europa upang maglingkod sa bayan noong 1882. Hindi man lamang nakapagpaalam si Pepe. Naging masasakitin, hindi makatulog at malungkutin si Leonor. Patuloy silang nagsulatan sa isa't isa ngunit wala silang natatanggap sa mga sulatan na yon. Yun pala, sinuhulan ng ina ni Leonor ang lokal na kartero na harangin ang sulatan ng dalawa at ibigay lahat ng ito sa kanya. Imagine, si Pepe noon ay tinuturing na pilibusterong nobilista at syempre ayaw mong makasal ang anak mo sa isang rebelde. Inayos ng ina ang pagpapakasal ni Leonor sa inhinyero ng riles ng tren na si Charles Henry Keeping noong 1890. Sa paniwalang kinalimutan na siya ni Rizal, pumayag ito ngunit sinabi niyang ang pagpapakasal na ito ay ikamamatay niya. Nang may isang sulat ni Rizal ang nakalusot, napilitan ng ina na ipakita ang lahat ng kanilang pagsusulatan. Itinuloy ni Leonor ang pagpapakasal sa kondisyong hindi na siya at muling aawit habang buhay at tatabihan siya ng kanyang ina sa buong seremonya ng kasal. Ayon sa mga kwento, sinunog ni Leonor ang mga sulatan nila ni Rizal at habang naglalakad sa simbahan, nahuhulog ang mga abo ng mga ito mula sa laylayan ng kanyang traje de boda. Anuman, ilan sa mga abong ito ay nilagay sa isang maliit na kahon. 3 taon nang lilipas, patay na si Leonor sa panganganak sa edad na 26. Ang kahon na naglalaman ng mga abo ng sulatan na inilibing kasama niya. Lubos na dinamdam ni Pepe ang nangyari. Nagkulong pa sa dapitan ng buong gabi. Minalas man si Leonor, sinuwerte naman siya ng maalala sa kasaysayan. Ang makabasag pusong karanasan ng dilag mula sa Kamiling ay inspirasyon daw para sa karakter na Maria Clara sa No Limit Tangere ni Rizal. Aral, mga magulang, gabayan. Ngunit huwag nang magigpit sa anak pagdating sa love life. Sige kayo, baka mali no Rivera siya.